What's up mga ka-Big Bites? Bigla ang Hinebra at TNT Trade, hindi inaasahan ng lahat ito. Pero bago ka sana magpatuloy sa panunood ay huwag mong kalimutang mag-subscribe sa aking YouTube channel. Hindi maipagkakailang isa si ay sa AKGO sa pinakamaraming bashers ngayon sa PBA. Alam naman kasi nating lahat kung ano ang dahilan ng biglaang paglobo ng bashers niya. Ito nga ay dahil hindi niya na-reach ang expectations ng lahat. Ang expected kasing ipapakita niya ay at least 15 points per game o kahit double-double man lang. Hindi man siya kasing galing ni Stan Hardinger pero umasa talaga ang mga fans na kahit papaano ay mapunan niya ang pagkawala ni si Stan. Pero wala nga kahit isang expectations ang na-reach ni Isa AKGO. Dahil maliban sa mababa na nga ang contribution niya sa team, isa pa siya sa dahilan kung bakit nahihirapan ang mga ito kapag nasa loob siya ng court. Ang mas masaklap pa dito ay pilit siyang binibigyan ng kumpiyansa ni coach team pati na ang mga kakampi niya. Dahil kada magandang ginagawa niya ay todo sigaw sila, pero hindi pa rin talaga lumalabas ang totoong laro niya. Kaya naman ayon sa multiple sources, nalalapit na daw talaga siya matrade at bitawan ng Hinebra. Lalo na kung magpapatuloy ang hindi magandang pinapakita niya, mukhang wala na daw kasing improvement sa laro niya. Ayon naman sa mga source, hindi na daw problema ng Hinebra ngayon ang isang big man dahil halimaw na uli si Aguilar. Magaling din ang mga point guard nila. Ang kailangan na lang daw nilang makuha ay yung sure ball sa tres at legit scorer. Samantala, ongoing na nga daw ang negotiation sa pagitan ni Mikey Williams, TNT Tropang Giga at Barangay Hinebra. Target daw kasi ng Gin Kings na kunin ang superstar ng TNT dahil siya ang sagot sa problema nila ngayon. Ito pa ang mabigat sa balitang ito, mukhang papayag daw ang TNT sa trade offer ng Barangay Hinebra, dahil naghahanap daw sila ngayon ng isang big man, lalo pat injured ang center nila na si Brandon Ganuelos Rosser. Alam rin daw nila na kung mabibigyan ng mahabang playing time si Go, lalabas talaga ang laro niya. Hindi kasi siya masyadong nagagamit sa Hinebra kaya lubog ang kumpiyansa niya. Wala rin daw pressure kapag naglaro sa TNT. Sa tingin ko ay tama naman talaga na sobrang laki at sobrang taas ang pressure kapag naglalaro sa Hinebra. Mukhang bagay ang style of play ni Go sa TNT dahil 3-point shooting team sila. Kaya abangan ang susunod na videos para sa mga updates. Kaya naman kung kayo ang tatanungin, ano ang masasabi nyo sa balitang ito? I-comment mo naman ang opinion mo tungkol sa tanong na ito. Dito na muna nagtatapos ang video na ito. Maraming salamat sa panunood mga ka-Big Bites. God bless sa inyong lahat.